Grabe, sobrang grabe. Matagal ko na gustong gawin tong video or matagal ko na dapat ginawa tong video na to, pero yan na. Huwag niyong isipin na props yan or pamorma, kasi pamorma. Meron pa pumorma na may nagamit band-aid. Hindi yan props, hindi yan design. Nakalagay talaga yan dyan kasi ang hirap mag-film pagka may tagyawat, mukhang ewan. Okay, pero yan, sana wag niyo nang pansinin yan, okay? Nag-aalam ka ba ng bagong headset? No, sa dami ng pagpipilian, hindi mo na alam kung anong bibilin mo kasi, well, ang daming choices eh. Maaring hindi mo alam ang quality or maaring hindi mo alam yung performance. Well, sa video nito, reviewin ko ang headset na galing sa EXA. Ito ang EXA E1000 USB gaming headset. Hello guys, good evening sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-click ng video nito. So without any further ado, proceed na agad tayo dun sa content. So actually, pinadala sa akin to ni EXA, no? EXA actually reached out to me para gawa ng video itong headset na to. So thank you very much, EXA. Really, really appreciate it. Bago ang review, syempre, unboxing na muna tayo. Ayan, so guys, kung napanood nyo ang iba kong unboxing videos, alam nyo naman na mahilig akong tumingin o ma-appreciate ng mga boxes. So ngayon, tatanggalin muna natin itong malapakalaking bubble wrapper na nakalagay. So, ngayon kung mapapansin natin sa box, meron itong black and purple na color scheme, at least ng company, no? Makikita natin ang image ng headset na nasa harapan, which is super nice kasi para alam natin ang itsura ng product, no? Sa likod ay yung typical, no? Yung information ng headset, yung specs, features, and etc. Tapos sa gilid-gilid ay yung iba pang information ng headset. Ayan. So ngayon, buksan na natin to at punta na agad tayo sa what's in the box, no? Or kung ano yung laman netong box. Medyo na-damage, no, yung box dahil dun sa shipment, of course. Kasi this product came all the way from, I believe, China. Yan. So, buksan natin. So, meron tayo ditong user's manual. Tapos, I believe is warranty. Ayan. So, the usual things. Tapos, ito na agad yung headset. Wala na naman yung box. Ayan, wala naman. So, ito yung headset. So, meron tayong libreng headset pouch. No? Ngayon lang nakakita na ito actually. Hindi ito normal or hindi ito typical sa mga headset na in-unbox and ni-review ko. This is actually like my first time na magkaroon or makakita ng ganito. Usually kasi guys, pagka binuksan nyo yung box, meron ditong parang lalagyan na ng headset, no, na carton din para lang ma-stay in place yung headset. Pero this one, meron siyang carrier's pouch, I believe. Yeah. So pag binuksan natin, ang nasa loob is yung headset and wala nang nasa loob. Ayan. Kunin natin, baka may magic, walang magic. Ayan. At ayan na guys, nung ngayon naman susubukan ko na muna ang headset na ito. Maglalaro na muna ako ng games or manonood ako ng movies or manonood ako ng videos, no, sa YouTube. Basta gagamitin ko na muna ito para syempre mabigyan ko ng review. Pero bago yun guys, sasabihin ko muna sa inyo ang specs overview ng headset na ito. Para sa specs, punta muna tayo sa sound. Ang EXA E1000 USB gaming headset ay merong 50mm driver diameter or ang size ng speakers nito. Frequency response mula sa 20Hz hanggang 20kHz. 118 decibels sensitivity, 32 ohms para sa impedance level, at meron itong 3D stereo sound. Sa microphone naman, ang EXA E1000 ay merong foldable in 120 degrees microphone, meaning ito ay naibababa kung gagamitin at itataas naman pag hindi nyo gagamitin. Sensitivity of negative 42 decibels, impedance level of 2.2 ohms, and meron noise cancellation. Itatry natin ito mamaya. Para sa iba pang specs and features ng EXA E1000, meron itong USB type para sa kanyang interface, LED RGB lights for that added aesthetics, adjustable headband, in-cable volume control, compatible sa PC, Xbox, PlayStation 4 at Mac OS, 2.1 meters para sa haba ng cable. At ayan guys ang specs o specs overview nitong EXA E1000 USB gaming headset. Para sa iba pang impormasyon sa headset na ito, just click the link in the description down below. So guys, subukan ko na muna to. Ha, babalik ako. Wait lang. Ngayon naman guys, tapos ko nang subukan at gamitin itong headset na to. Kaya naman guys, ibibigay ko na sa inyo ang naging experience ko sa paggamit ko nitong
EXA-E1000 USB gaming heads. Ang sound quality na to guys ay actually maganda siya, hindi tinipid ang bass and clear ang sound. Maganda ang ginamit na driver kasi nakukuha mo ng malinaw ang bass, mid-range at high input na to. Balance ang tunog at hindi siya feeling cheap when it comes to sound quality. Hindi din guys nagiging basag ang tunog ng game or sound kahit pa itodo mo yung volume. Actually guys, ayun ay ang isa sa mga ayoko sa mga headset. Okay, yung mga, for example, mga headset sa computer shop or internet cafe. Pagka tinotodo mo yung volume, basag na yung tunog. I hate that. So, ito, todo mo yung volume, no problem. Clear. Clear pa rin yung sound niya. Para naman sa microphone, guys, ito ang aking pag-testing. So, pakinggan nyo. So, guys, ayan, ngayon, susubukan natin yung microphone ng headset. Hindi ko pa naririnig to at this moment. Okay? Pero mamaya, maririnig yan. Okay. Ang ganda, ang ganda. Masaya tenga. So, guys, ayan. So, ayun yung quality ng headset. And ngayon yung quality ng microphone pala, no? Tinetesting ko rin ngayon yung quality ng headset, like yung sound niya, kung okay ba, kung maayos ba. Anyway, so guys, ayun na, ayun yung testing ko na itong microphone. So back na tayo doon sa video. So ayun yung quality ng microphone, no? Nung pinakinggan ko yung recording ko, hindi ko maitatanggi na headset quality talaga siya. Yung noise cancellation niya rin is gumagana. Maingay dito sa kwarto ko dahil malakas yung aircon. Hindi ko alam ba't ang lakas-lakas niya kahit late niyan, pero ang lakas. Ang ingay ba maingay? Kahit pa malakas yan or kahit pa maingay yan, nagawa niya pa rin malesen yung ambient noise dito sa kwarto ko. And mind you guys, like ilang feet lang, no? Ilang metro lang yung layo ko netong desk na kung saan naglaro ako, tinesting ko yon doon sa aircon. So baka sabihin kasi nung iba dyan, baka malayo yung distance or baka pinatay mo. No guys, hindi ko pinatay yung aircon kasi mainit dito, mabilis uminit dito. And yeah, so masasabi ko yung noise cancellation nito is maganda. Kasi minsan diba pag gumagamit tayo ng headset, naririnig pa rin natin yung ambient noise doon sa paligid. Pero ito, tulad na sinabi ko, malakas yung aircon, maingay, halos hindi ko marinig, no, yung ingay sa paligid. So, nakakapag-focus talaga ako or nabibigay ko yung focus ko, yung 100% focus ko dun sa game nang hindi siya, na hindi ako nadidistract dun sa ingay ng aircon. Okay? Pero at the end of the day, this headset, kahit pa sabihin mong yung mic niya is malamala, this headset is hindi siya naka-focus sa mic quality. It gets the job done at least. Pero when it comes to watching movies, no, YouTube videos or playing games, panalo talaga yung ano, yung sound nito, and masasabi kong worth it talaga siya sa price niya. Ay, speaking of price, ang EXA-E1000 USB gaming headset ay mabibili nyo lamang sa halagang less than 1,600 pesos direkta sa website nila. O diba, sobrang competitive ng price ng EXA, diba? Hindi siya mahal. Well, I think mahal or malaki ito para sa iba, pero considering noon yung binibigay niya na quality, at least for me, worth it siya. And so that is it for the video guys. Once again, thank you so much EXA for giving me this wonderful headset. I really really appreciate it. So as usual guys, kung nagustuhan yung video, please hit the like button, and kung hindi niyo naman nagustuhan, you can dislike it. You can do whatever you want. Libre naman to country. Hindi naman libre, pero we have freedom in this country, okay? Also guys, comment kayo sa comment section down below. Let me know guys kung ano yung tinitignan nyo pagka kayo ay naghahanap or in a market, in the market for buying new headset. Or kung gusto nyo bumili, Tagalogin na lang natin. Kung gusto nyo bumili ng headset, no, hinahanap nyo ba yung functionality or more on aesthetics kayo for some whatever reason, ayun yung performance. Or kayo naman, or kayo yung type ng tao na gusto nyo performance and yung ano, yung aesthetics, na kumbaga parehas. Maganda siya tignan, and at the same time, maganda yung performance niya. So kahit ano pa yan, let me know sa comment section down below. Also guys, subscribe kayo dito sa channel kasi napakarami pang tech-related videos as well as unboxing and reviews, PC building videos, and so much more coming up very, very soon. Once again guys, my name is CJ, and magkita-kita tayong lahat guys sa susunod kong video.